guys! Nandito ako sa backyard namin. Ang gagawin namin itong umaga na to ay ako ay mag-trim ng puno. So, let's go guys! Samahan niyo ako. So, ayan na ako guys. So, nasa taas ako ng puno. Iti-trim namin itong puno na to kasi masyadong wild na. Na ang taas-taas pati. So, anyway, lumalago naman to every year, so it's no problem. So ayan ulit ako guys, kumuha ako ng mas matalas na pangputol ng puno kasi mataba yung ano, yung puno. So, masyadong mataas. So, ang kinuha ko yung ano, yung parang lagari ba? But electric lagari ba ito? So, don't worry guys, nag-iingat naman ako. So, ayan, lalagariin ko para matanggal yung pinaka-tuktok. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong resulta yung naputol ko na puno. Anyway, lumalago naman to every year. So, okay lang. Ang dahilan na trinip namin tong puno na to kasi masyadong mataas saka lampas sa bahay na, so kailangan itrim talaga. Saka ang daming dahon na kinukuha namin na paglilinis every year, so kailangan itrim ng trim para hindi magiging parang jungle ba. So ayan guys, I was so careful kasi yung puno na pinutol ko is very sharp. So, ayan, nag-iingat ako kasi baka matusok ako, whatever. So, not to worry guys. I'm so careful. Thanks for watching. Tulad yan yung pinuputol kong yan, masyadong mataba at patulis yung pagputol ko kasi masyadong mataas ba. So, ayan, tingnan mo, kalaki-laki yan, ang tulis pa. So, nag-ingat lang ako. Ayan na guys, so ang ano result ng puno. Ito na sila, nasa baba na. Time to clean up na. So ayan na guys, so nililinis ko na yan kasi para hindi ba messy next year kapag mag-spring. Kasi pag hindi mo nilinis yan, makalat next year. So, kailangan tanggalin na para malinis pa ang backyard. Hindi ka anong nakalat.
Hi guys, nakikita niyo ba yung bisikleta doon sa dulo ng tabi ng shed na yan? Sa akin yan, ang gusto ng asawa ko ay itapon na daw kasi may bago na daw akong bisikleta. Sayang ano, kung nasa Pilipinas lang yan ipamimigay ko sa kapitbahay or kung sino bang may gusto. So, pag nandito ka sa Canada, lahat gusto nila itapon kasi ayaw nila ng clutter ba. So, sayang ano. Ganda pa naman. Gustong-gusto ko yung bisikleta na yan. Kaya lang, binilan ako ng bago. Ayaw ko naman yung bago. Mas gusto ko yung luma. But anyway. So, guys. Ang sipag-sipag ko, ano. Alam mo, pag may tiop ka, yan ang gawain mo dito sa Canada. Walang sinasayang na araw, walang sinasayang na oras. Kaya, kala nila, porkit Canada ka, donya-donya, itong trabaho ng mga tao dito. Ito yung yung dito sa Canada. Ganito ang ginagawa namin, ibabag namin yung mga dahon, tapos i-recycle namin. Hindi lang namin basta-basta sunugin or itapon kung saan-saan. Napaka-stricto sila dito. So, papakita ko sa inyo mamaya kung saan namin itatapon itong mga basura ng dahon. So, napaka-clean. So, ayan na guys, oh. So, ilalagay namin sa trailer namin, tapos dadalhin namin sila sa recycle. Pati yung pumpkin na kinerb ko nung Halloween, ilalagay namin sa ganyan. So, tapos, dadalhin na namin doon sa basurahan kung saan dapat itapon. Hindi basta-basta itapong mo saan-saan. So, ito na yung guys, so, separate yung mga kasi puno na yung lalagyan ng ng mga puno na kinas. So, ito yung ng pumpkin. So, ngayon, dadalhin namin yung mga brands sa kabilang area kasi, ayan, puno na sila, oh guys. Ang dami, napaka linis dito. So, on the way na kami dun sa kabila kasi puro bag dito. Tapos dito naman, ayan yung basurahan dito sa amin. So, itong mga, ayan na sila, Nakapila kami kasi sobrang dami ng tao. Ayan kabundok-bundok yung mga dahon. Yung mga dahon, ayan sila. So, ang gagawin nila dito ay gagawin nilang topsoil. So, after that, kung magiging topsoil na, bibibenta nila 'to. So, ayan. Ayan na, malapit na kami matapos. Pauwi na kami. Ayan lahat 'to. Napaka clean dito. Ayan guys, empty na yung trailer namin. So, paalis na kami. Bye-bye!